Nagbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online viewership na tatlong noontime show dito sa ating bansa. At bago natin simulan ay hinihiling ko na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. So mga kaparokya, nalaman po natin na nag-apila nga ang Tape Incorporated para sa title na Eat Bulaga. So last day na sana kagahapon kung hindi sila umapila sa Court of Afil. So talagang hinihirit nila na kunin ang title na hindi naman nila pinaghirapan, which is ang title na Eat Bulaga. So, para sa akin, sana maganda na yung kanilang title na tahanan ng pinakamasaya. Sana doon lang sila nag-stick dahil at least may identity na silang sarili. So kaso yun nga, umapila pa po sila sa Court of Appeals. So mas lalo pong, para sa akin, mas lalo pong magagalit ang taong bayan sa Tape Incorporated dahil pilit nilang inaangkin ang titulo na hindi naman nila pag-aari. Ang titulo pinaghirapan ng legendary trio na Tito Vic and Joey. So baybayan natin ang laban ng Tape Incorporated at Tito Vic and Joey hinggil dyan. So para sa akin talaga, kung nilet go na nila ang title na Eat Bulaga at gumawa ng sariling identity, ay pwede pa sana silang panoorin or tangkilikin ng taong bayan since nagsisimula naman na sila sa title na tahanan ng pinakamasaya. Ay sana itinuloy-tuloy na lang nila at inilet go na lang ang Eat Bulaga para at least maka-move on na. Tingnan natin kung anong mangyayari sa ginawang apila ng Tape Incorporated dahil alam naman natin sa IPO ay kinansel na yung trademark ng Eat Bulaga para sa Tape Incorporated at ibinigay ito sa Tito Vic and Joey. At even sa Marikina Trial Court ay binigyan na ng desisyon or napag-desisyon na ng Marikina Trial Court yung hinggil sa usaping copyright or sa title na Eat Bulaga. So parang mahirap para sa Tape Incorporated na manalo sa titulong Eat Bulaga. So tara ating alamin ang online viewership ng tatlong noontime show. Para sa tahanang pinakamasaya under Tape Incorporated Facebook page na may 328k followers, sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 1.9 million followers at sa Eat Showtime na may 16 million followers. So as of 1:14 ang tahanang pinakamasaya sila ay mayroong 492 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ng Tito Vic and Joey ay may 9.7k live viewers at ang Eat Showtime ay may kasalukuyang 15.1k live viewers. So i-click po natin para po sa tahanang pinakamasaya sila ay may 484 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ng Tito Vic and Joey ay may 9.7k live viewers at ang Eat Showtime ay may kasalukuyang 15.2k live viewers. So ulitin po natin, as of 1:14 p.m. ang tahanang pinakamasaya ay mayroong 503 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ay may 9.9k live viewers at ang Eat Showtime ay may kasalukuyang 15.3k live viewers. So bali dito sa Facebook Live, ang nanguna ay ang Eat Showtime. Pumangalawa ang Eat Bulaga at pumangatlo ang tahanang pinakamasaya. Pero kung i-convert po natin yan sa percentage ay mas lamang ang Eat Bulaga sa Eat Showtime. Bakit? Kasi sa 1.9 million followers ng Eat Bulaga ang nanonood ay 9.9k live viewers. Samantalang sa Eat Showtime na may 16 million followers, ang nanonood lamang ay 15k live viewers. So yun po, para sa akin, mas lamang pa rin or mas marami pa rin nanonood sa Eat Bulaga kaysa sa Eat Showtime. So mapunta naman po tayo sa YouTube channel ng tatlong noontime show at unahin natin ang YouTube channel ng tatlong TV station para po sa tahanang pinakamasaya. Under po yan sa may GMA YouTube channel na may 34 million subscribers. Sa Eat Bulaga naman po under TV5 Philippines na may 1.64 million subscribers at sa Eat Showtime under po yan sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may 46.6 million subscribers. So as of
1:16 PM, ang Tahan ng Pinakamasaya under GMA YouTube channel ay may 2.1K live viewers. Ang Eat Bulaga naman po, under TV5 Philippines ay may 61K live viewers. At ang Eat Showtime under ABS-CBN Entertainment YouTube channel ay may 102K live viewers. So ulitin po natin, as of 1:16 PM, ang Tahan ng Pinakamasaya, sila ay mayroong 2.1K live viewers under GMA YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 61K live viewers. At ang Eat Showtime under ABS-CBN ay may 102K live viewers. So bali dito sa TV Network YouTube channel, ang nanguna ay ang ABS-CBN, pumangalawa ang TV5, at pumangatlo ang GMA Network. So again, sa 46.6 million subscribers ng ABS-CBN, ang nanood ay 102,000 live viewers. Samantalang sa TV5 na may 1.64 million subscribers, ang nanood ay 61K live viewers. At sa GMA naman, na mayroong 34 million, ang nanood ay 2.1K live viewers. So bali dito, pagdating sa percentage ay lamang ang Eat Bulaga, pangalawa ang Eat Showtime, at pumangatlo ang Tahan ng Pinakamasaya. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng tatlong noontime show. At para sa Tahan ng Pinakamasaya na mayroong 1.53K subscribers, ang Eat Bulaga naman po, under po yan sa YouTube channel nila, under TVJ YouTube channel, na mayroong 799K subscribers. At sa Eat Showtime, under sa ABS-CBN Eat Showtime, na may 1.97 million subscribers. So as of 1:18 PM, ang Tahan ng Pinakamasaya ay may live viewers na 337. Ang Eat Bulaga naman po na mayroong 42K live viewers. At ang Eat Showtime ay mayroong 73K live viewers. So ulitin po natin, as of 1:19 PM, ang Tahan ng Pinakamasaya ay may 344 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ay may 42K live viewers. At ang Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime ay mayroong 73K live viewers. So bali dito sa main YouTube channel ng tatlong noontime show, ang nanguna ay ang Eat Showtime, pumangalawa ang Eat Bulaga, at pumangatlo ang Tahan ng Pinakamasaya. So again, sa 1.97 million subscribers ng Eat Showtime, ang nanood ay 73K live viewers. Samantalang ang Eat Bulaga na may 799K subscribers, ang tanging nanood, ang nanood ay 42K live viewers. At ang Eat Showtime na may 1.53K subscribers, ang nanood lamang ay mahigit 300 live viewers. So kung isusuma po natin, mas lamang pagdating sa percentage ang Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey, sapagkat umabot sila ng 42K live viewers, samantalang ang Eat Showtime ay 73K na mayroong 1.97 million subscribers. Sa live viewership, ang nanguna ay ang Eat Showtime, pumangalawang Eat Bulaga, at pumangatlo ang Tahan ng Pinakamasaya. Ang total na nakuha ng Tahan ng Pinakamasaya ay 2.4K live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng 103K live viewers, at ang Eat Showtime ay nakakuha ng 175K live viewers. Kung ito total po natin ang subscribers ng ABS-CBN Eat Showtime at ABS-CBN Entertainment, ito ay umaabot na 48 million subscribers. Samantalang ang Eat Bulaga na mayroong 799 at 1.64, may git 2 million lamang ang kanilang subscribers. Kaya dito, masasabi natin na mas mataas pa rin or mas marami pa rin nanonood sa Eat Bulaga kaysa sa Eat Showtime. So mamaya magbabalik po tayo sa ikatlong yugto ng ating online viewership. At magpapaalam po muna ako pansamantala. Thank you and God bless.